Kumusta mga amigo? Ang Minnesota Timberwolves sa pagsisimula ngayong season ay expected na maging top 5 team man lamang sa Western Conference. Dahil nga last season ay nakaabot sila sa playoffs at ngayon ay nag-all-in sila dito kay Rudy Gobert para manalo na talaga mga amigo. Ngunit naging problema tuloy ang nangyari dahil hindi nila mahanap ang tamang chemistry at hindi rin naging maganda ang lineup na kasama si Rudy Gobert at Karl Anthony Towns. Ayon pa nga dito kay Anthony Edwards, mas komportable siya sa small ball lineup at nahihirapan siya kapag andyan sa loob si Rudy Gobert kasi walang driving lane, kaya naman matagal bago makapagtala ng isang dunk itong si Anthony Edwards. Isa pa, talagang nag-struggle ngayon si Anthony Edwards mga amigo. May isang sequence pa nga na parang ayaw makisama sa play itong si Anthony Edwards at nakatayo lamang at nakahawak sa baywang ang kanyang mga kamay. Sinyalis mga amigo na talagang wala yung winning spirit sa kanila. Sa pagkatalo nila kontra Memphiz Grizzlies ay bumagsak sila sa 5 wins at 8 losses pang 13 sa Western Conference. Ayon pa nga dito kay Chris Vernon na wala na ang spirit ng Timberwolves na nakita natin last season. At hindi rin nag-uusap ang mga players sa loob para malaman kung ano ang gagawin sa loob mga amigo. Kumbaga, walang tamang communication. Parang ayaw ata ni Anthony Edwards dito kay Rudy Gobert. Patay tayo dyan mga amigo. After naman makapagtala ng combined 52 points si Morant at Desmond Bane kontra Timberwolves kung saan nanalo sila sa score na 114-103 at nag-improve sa record na 9 wins at 4 losses. Ito na rin ang kanilang ikalimang panalo sa 6 outings mga amigo. Tinanong ng reporter si Morant kung anong rank ba ang backcourt duo nila ni Desmond Bane. Ayon kay Ja, top 2, not 2, ang pinakamadaling tanong. So ayon kay Morant, sila ay isa sa best backcourt duo ng liga ngayon. Ayon pa nga sa The Bill Simmons Podcast na ang duo ni Desmond Bane at Morant ay talagang dapat kasama na sa conversation bilang best court duo ng liga. Hindi daw pinag-uusapan ang dalawang ito, pero si Desmond Bane, grabe ang inangat mga amigo ngayong season. Ngayong season siya ay nag-average ng 24.7 points, shooting 46.5% from the field at 45.1% from beyond the arc. Last season nag-average lamang ito ng 18.2 points per game. Umingay pa nga ang rivalry ng Memphis Grizzlies at Warriors last season dahil sa mga dramang nakapaloob dito. Pero binasag naman ito ni Draymond Green mga amigo. Ayon kasi dito kay Draymond Green, sa kanyang naging appearance sa Unfiltered with Complex Sports, walang rivalry na matatawag ang Warriors at Memphis Grizzlies. Parang Warriors at Clippers lamang daw ito mga amigo way back 2014 hanggang 2016. At higit sa lahat, hindi man lang daw nananalo ang Memphis Grizzlies kaya imposible na matawag daw itong rivalry ayon kay Draymond Green. Ang matatawag daw mga amigo na may rivalry sa kanila ay ang Cleveland Cavaliers dati na nandoon pa itong si LeBron James. Kayo mga amigo, wala ba talagang rivalry sa pagitan ng Memphis Grizzlies at Golden State Warriors? Kinall out naman ni LeBron James ang Brooklyn Nets at NBA na dapat na daw paglaruin itong si Kyrie Irving. Binigyan ito ng kulay ng iba at sinasabing gusto lang makuha ni LeBron James itong si Kyrie Irving para sa Los Angeles Lakers. Todo iwas naman mga amigo si Adam Silver sa issue na to. At nang matanong siya ng reporter kung ano ang masabi niya sa sinabi ni LeBron, ayon kay Adam Silver, no comment siya mga amigo. Creticize naman ni Coach Darvin Ham ang kanyang buong roster after na matalo ng Sacramento Kings sa score na 120-114. Ayon kay Darvin Ham, matindi daw ang sugat na nagawa nila sa kanilang mga sarili. Pag-commit ng foul, pagkawala ng taong binabantayan at napakaraming turnover. Kinakailangan nila na mas maging magaling pa at kailangan daw i-coach ng mas matindi pa ang Lakers at mag-grind pa para manalo. Meron pala silang 70 games pero hindi na dapat nila ito sinasabi kundi kinakailangan nila
magbigay ng patunay. In short, kailangan na nilang manalo, mga amigo. Sa kasalukuyan, ang Lakers ay 2 wins at 10 losses na, mga amigo, at second to the last sila sa standing sa Western Conference.